Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Nay, kumalambog ng mabilis ang dibdib ni Isabella dahil sa tanong ng kanyang ina. Hindi rin siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi niya alam ang isasagot dito. Hindi niya rin inaasahang gising pa ito at makikita sila sa baba kanina. Kampante kasi siya na nagpapahinga na ang nanay at tatay niya. Bakit magkasama kayo ni Nathan Montemayor at sa ganitong oras pa? Pag-uulit nito sa tanong nito kanina. Hindi mabakasan ng emosyon ni Isabella ang itsura ng nanay niya. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil hindi niya alam kung galit ba ito. Napatikhim siya at pilit ng umiti. Muli ay nag-iwas siya ng tingin at binuksan niya ang pinto ng kwarto nilang mag-ina. Pumasok siya doon at kaagad na nilapag si Ethan sa kama. Naramdaman naman niya ang pagsunod ng nanay niya sa kanila. At nang lingunin ito ni Isabella, ay naabutan niyang nakatayo ito sa harapan niya. Sagutin mo ang tanong ko, Isabella. Nanliligaw ba sa iyo ang lalaking iyon? Siya ba ang dahilan kung bakit lagi kang ginagabi ng uwi? Napatungo siya. She's feeling guilty. Ayaw niyang umamin sa nanay niya at hindi pa siya handa. Natatakot siyang makita ang magiging reaksyon nito oras na malaman na may relasyon na sila ni Nathan. Ngunit, papaano niya naman maipapaliwanag ang nakita ng nanay niya? Anong sasabihin niya? Na nagpunta sila sa hasyenda? Ngunit, ano ang dahilan? Lalo na at wala namang sapat na rason para makipagkita siya sa isang Nathan Montemayor. Lalo na at alam ng mga ito na galit siya dito. At hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa mga alaala nito ang nagawang kasamaan ni Nathan sa pamilya nila. Naging miserable sila noon dahil sa kagagawan ni Nathan. Kaya papaano niyang sasabihin dito ang totoo? Paniguradong madidismaya sa kanya ang mga magulang niya. Bakit hindi ka makapagsalita? Muling saad ng kanyang nanay. Bahagya ng dumidiin ang boses nito sa bawat salitang binibitawan nito. Napakurap-kurap naman si Isabella. Nay, napailing din siya at napabuga ng hangin. Gustong bumawi ni Nathan kay Ethan. Gusto niyang punan ang mga naging pagkukulang niya sa anak ko at binigyan ko siya ng pagkakataon na gawin iyon. Aniya, na hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ilang segundong hindi nagsalita ang nanay niya. Nakatingin lamang ito sa kanya at tila inoobserbahan siya. Alam naman ng mga magulang niya na nag-cross na ang landas ni Nathan at Ethan nang minsang maisama ni Fiero si Ethan sa asyenda. Kaya sana ay maniwala ang nanay niya sa kanyang palusot. Sana ay hindi nito mabasa ang kasilungalingang nakaukit sa itsura niya. At kaya kami ginabi ay dahil maghapon silang naglaro na dalawa. Nakatulog si Ethan dahil sa pagod. Hindi ko naman naginising at hinayaan ko na lang na magpahinga. Saad niya pa, para mas lalong kumbinsido ang sinabi niya. Sinubukan niya ring tumingin ng diretso sa mga mata ng nanay niya. At katulad kanina ay ilang segundo siya nitong tinitigan ng mariin. Napatango ito. Sige, naiintindihan ko kung bakit gusto mong mapalapit si Ethan kay Nathan. Kahit na sa kabila ng mga nagawa nito sa iyo at sa pamilya natin. Ngunit sana ay hanggang doon na lang iyon, Isabella. Pwede mo siyang patawarin, katulad ng sinabi ko sa iyo. Ngunit sana ay huwag kang humantong sa punto na iibig ka sa isang katulad niya. Hindi kayo nababagay. Malayong malayo ka sa kanya at hindi rin naman namin siya matatanggap ng tatay mo kung nagkataon, lalo na at siya ang naging dahilan ng pagiging miserable natin noon. Hindi nakaimik si Isabella. Napakuyom din siya ng kamao sa mananga narinig niya. Nasasaktan siya sa sinabi ng kanyang ina. Alam niyang may tiwala ito sa kanya, kaya nangangamba si Isabella sa magiging reaksyon nito. Oras na malaman itong umiibig na siya sa lalaking naging dahilan upang mawasak ang pamilya nila. Magpahinga ka na rin anak. Sa susunod ay huwag na kayo magpagabi. Para rin hindi magduda ang tatay mo.
lalo na at ilang beses nang nangyayari ito at sana ay huwag nang maulit. Napatungo si Isabella. Nalaglag ang magkabilang balikat niya matapos siyang sa talikuran ng nanay niya at saka ito lumabas ng kwarto nila. She even bit her lower lip. Mahal niya si Nathan. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay mas nangingibabaw pa rin ang takot sa kanyang dibdib. Pasado alas 10 na nang makarating si Nathan sa hasyenda. Malawak pa ang ngiti sa labi niyang pinaglaruan ng susi ng sasakyan na minaneho niya kanina habang papanhik siya sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Today is the best. Bukod sa nasolo niya si Isabella buong maghapon, ay plano na rin itong ipakilala siya bilang totoong ama ni Ethan sa anak nila. He couldn't wait for that day to happen. He's already looking forward to it. Nasasabik na siyang ipaalam kay Ethan na siya ang daddy nito. Kasal na lang talaga at kapatawaran ng mga magulang ni Isabella ang kulang bago niya itutuloy ang maangkin. Nathan heaved a sigh, then sat on the edge of his bed. Kung siya lang ang masusunod, ay haharapin niya na agad ang mga magulang ni Isabella. Gagawin niya ang lahat ng gusto ng mga ito, makuha niya lamang ang kapatawarang inaasam niya. Pero nire-respeto niya ang desisyon ni Isabella. Kahit pailihim na muna nila ang relasyon nilang dalawa, ay maghihintay siya. Ang mahalaga ay nasa tabi siya nito. Ang importante doon ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Napangiti siya sa kaisipang iyon. Nahiga siya sa kama at inabot ang cellphone niya sa kanyang bulsa. He dialed his wife's number and tried to call her. Hindi na umaasa pa si Nathan na sasagutin ni Isabella ang tawag niya, lalo na at malalim na rin ang gabi. Nagbabaka sakali lamang siya. At nagulat nga siya nang marinig ang malamyos na boses nito sa kabilang linya. Hello, hon? Napangiti si Nathan. Hindi maiwasang mapailing. Kinikilig talaga siya sa endearment ni Isabella sa kanya. Parang napaka-espesyal kasi noon kapag ito ang nagsalita. He felt like she really in love. And he's special. Baby, you're still up? Nagising ba kita? Sabi naman niya dito. Nakatitig ngayon si Nathan sa kisame ng kwarto niya at iniisip na kaharap niya lamang si Isabella. Hindi. I took a shower. Katatapos ko pa lang. Sakto naman at tumatawag ka. Kaya sinagot ko na. Are you home already? Malambing ang boses na saad nito. Napatikim siya. Walang hiyang isip niya ito. Nabanggit lang ni Isabella ang salitang shower ay iba na naman ang iniisip niya. Mainit na tagpo na naman ang tumatakbo sa pilyon niyang utak. Ilang beses nang may nangyari sa kanila sa talon at sa loob ng cabin, ngunit pakiramdam ni Nathan ay nagiinit pa rin siya sa asawa niya. Hinding-hindi na ata siya magsasawang sambahin ang katawan nito. Nathan, hon, are you still there? Napakurap-kurap si Nathan. Napilit niya ang kanyang isip. Yes, I'm still here. And yes, I'm already home. Kadarating ko lang. I was about to text you pero nagbabaka sakali lang ako natawagan ka. You know naman, I miss you already. And my bed, pakiramdam ko ay napakalaki ng higaan ko ngayong wala na kayo dito ni Ethan. Saad niya at saka hinaplos ang higaan niya. And it felt empty without them. Paunti-unti ay nasasanay na si Nathan na katabi si Isabella sa pagtulog katulad kanina sa cabin. Nakatulog sila matapos ang napakainit na tagpo sa pagitan ng lang dalawa at nang magising siya ay mahigpit ang yakap nila sa isa't isa. At iyon ang gustong mangyari ni Nathan sa tuwing gigising siya sa umaga. Napakagandang mukha ni Isabella ang gusto niyang bumungad sa kanyang paningin. Dahil kapag tinitigan niya pa lamang ito, pakiramdam niya ay hindi pa man nagsisimula ang araw niya ay buo na iyon dahil dito. And I couldn't wait for us to be legal to your family para mangyari na ang mga gusto ko. Muling dagdag pa niya. Kung tutuusin ay pwede nang ibahay ni Nathan si Isabella, lalo na at kasal naman talaga sila. May karapatan siyang gawin iyon, ngunit nirerespeto niya ang desisyon nito. Gusto niyang makuha muna ang basbas ng mga magulang nito bago sila tuluyang magsama sa iisang bubong. Lalo na at sapilitan lang naman ang naging pagpapakasal nila noon. It was like a shotgun marriage. Nathan, narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Isabella. Maski ako rin ay gusto na iyong mangyari.
Gusto na rin kitang makasama. Ayaw na rin kitang maialis sa paningin ko. Pero importante rin ang mga magulang ko sa akin. Kailangan ko munang maghanap ng tamang tiyempo para ipaalam sa kanila ang sa atin. Lalo na at hindi iyon magiging madali. I know that. And I'm sorry for bringing out that topic again. Ayokong mahirapan ka. Saad naman niya lalo na at nang marinig sa tono ng boses ni Isabella na parang naiipit ito sa kanya at sa magulang nito. Hintayin mo ako ha. Huwag ka sanang mainip habang naghahanap ako ng tamang pagkakataon na ipaalam sa kanila ang sa atin. Panigurado kasing mabibigla sila. Napailing-iling si Nathan. Never. Why would I do that? Bakit naman ako maiinip? Masyado kitang mahal para hindi ako maghintay. Tugon naman niya. Hindi pa nahihibang si Nathan para gawin niya ang bagay na iyon. Pinaghirapan niyang makuha si Isabella, kaya hinding-hindi na niya ito bibitawan pa. Sa kanya lamang ito. And he already planned his future with her. Kaya hindi pwedeng mauwi sa wala ang lahat. Mahal na mahal din kita, Han. Kahit mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pangako ko sa'yo ay hinding-hindi ako bibitaw. Napangiti si Nathan. Kumalabog din ang malakas ang dibdib niya. Napakasarap na marinig iyon mula kay Isabella. At katulad ng sinabi niya kanina, ay assurance lamang ang kailangan niya dito. Sleep now, Han. Hindi ba at madami ka pang gagawin bukas? Kahit maghapon na silang magkasama ni Nathan, ay pakiramdam ni Isabella ay hindi pa rin iyon magiging sapat para sa kanya. Marahil ay ganoon talaga ang nagmamahal. Gusto mong parating nakikita at nakakasama ang taong minamahal mo. At kahit nga ay ayaw pa niyang ibaba ang tawag, ay nagpaalam na siya kay Nathan, lalo na at halos kalahating oras na rin silang nag-uusap. Hindi nila namalayan ang oras at mag-aalas 11 na ng gabi. Maaga pa ito bukas. Marami pa itong gagawin. At kailangan na rin itong magpahinga. Ayaw namang makaabala ni Isabella. Oh, Han. Gusto pa sana kitang makausap ng mas matagal pa. But we know we both need a rest. Lumalalim na ang gabi. Ani nga nito sa kanya. Kaya naman inagpaalam na siya. I'll see you if you're no longer busy. Tugon naman niya dito. Gagawa ako ng paraan para makausap ka lang kahit maging abala ako. Good night, baby. I love you, hon. Good night. Malalim na napabuntong hininga si Isabella matapos niyang ibaba ang tawag ni Nathan sa kanya. Hindi niya masabi dito ang napag-usapan nila ng nanay niya. Ayaw niya kasing mag-isip ito ng kung ano-ano pa. Baka ipilit pa nito na kausapin ang mga magulang niya na mas lalo pang gumulo ang sitwasyon. Mahal niya si Nathan. Sigurado na siya sa nararamdaman niya. At kahit mali, ay ayaw na niya itong bitawan pa. Ngayon lamang nagmahal si Isabella at ayaw niyang mabigo ang kanyang puso. Kaya sana talaga ay mahanap niya sa sarili niya ang lakas ng loob upang sabihin sa mga magulang niya ang totoo. Nathan woke up early the next day. Mag-aalas 5 pa lamang iyon. Hindi pa man nagsisimula ang araw niya ay nakaangat na ang sulok ng labi niya dahil sa tuwa. Iniisip niya pa lamang na mahal din siya ng babaeng pinakauna niyang minahal at sana ay huli na ay kumpleto na ang kanyang araw. Nangingiting bumangon si Nathan sa kama at saka inabot ang cellphone niya. He composed a message to his wife and baby. Natawa pa si Nathan dahil sa huling tinapan niyang salita. Marahil ay ganoon talaga ang nagmamahal, nagiging mais. At kahit mga baduy na bagay para sa kanya noon, ay ine-enjoy niya ngayon. Matapos maipadala ang mensahe, ay agad na bumaba sa kama si Nathan. Inilagay niya sa bedside table ang kanyang cellphone at saka siya nagtungo sa banyo para maligo. Hindi naman siya nagtagal doon. At katulad noong mga nakaraan, ay kupas na pantalon ang sinuot niya. Mag-iikot siyang muli ngayon sa hasyenda bago niya simulan magbasa ng emails at mag-review ng mga dokumento. Nagsuot na rin ang t-shirt na itim si Nathan at baka ay maiskandalo na naman ang abuela niya sa itsura niya kapag hindi siya nagdamit pang itaas. Matapos noon ay lumabas siya ng kwarto at agad na nagtungo sa dining area para magkape. Pasipol-sipol pa siyang bumaba ng hagdan. Sisikapin ni Nathan na matapos siya ng maaga ngayon sa trabaho niya.
Plano niya kasing imbitahin ng dinner date ang kanyang asawa. Gusto niya itong sorpresahin. Paniguradong matutuwa ito. Isa pa ay hindi rin makakapayag si Nathan na matapos ang araw na hindi nakikita ang napakagandang mukha nito. Magandang umaga ho, Sir Nathan. Bati ng isa sa mga katulong ng hasyenda sa kanya pagkapasok niya sa hapag. Naabutan niyang abala ang mga ito doon. Tumango siya dito. Pakitimpla ho ako ng kape. Utos niya dito at saka umupo sa hapag matapos niyang maghila ng upuan. Napakahigab siya habang naghihintay sa helper. Masyado pang maaga. Medyo inaantok pa siya. Mag-aalas 6 pa lang at kung tutuusin ay bitin pa sa tulog si Nathan. Ngunit dahil sa sila na ni Isabella ay mas lalong ginanahan si Nathan sa kanyang buhay. Mas lalo siyang na-inspire na magpatuloy sa buhay niya. Heto na ho, sir. Maya-maya ay inilapag na ng helper ang tinimpla nitong kape para sa kanya. Nagpasalamat siya dito. Talagang nagbago na nga si Nathan at pati mga katulong ay nginitian na niya. At bakit naman kasi hindi? Masyadong maganda ang gising niya ngayon para ngumiti kahit sa simpleng bagay man lang. Natawa pa nga siya nang matigilan ito sa pagngiti niya. At naiiling na lang din si Nathan nang mamula ang magkabilang pisngin nito. Ang Doña Belia ba ay hindi pa bumababa? Tanong niya matapos niyang sumimsim ng kape. Mag-aalas 6 na. Mga dapat ganitong oras ay gising na iyon. Madalas na maabutan iyon ni Nathan sa hapag at sa tuwing gigising siya sa umaga ay naaabutan niya ito. Lumuwas ho ng syudad, senyorito. Kaninang 5, umalis gamit ang chopper ninyo. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan. Ang akala niya ba ay mag-uusap silang dalawa tungkol sa pagbabalik niya sa kumpanya? At bakit lumuwas ito nang hindi nagpaalam sa kanya? Nailing siya. He dismissed the helper and just focused on his coffee. Mukhang may mahalagang aasikasuhin ang abuela niya sa syudad at talagang hindi ito nagpaalam pa sa kanya. Nangibit balikat si Nathan. Tatawagan niya na lamang ito mamaya para kausapin. Itinoon na ni Nathan ang atensyon niya sa iniinom. At matapos niyang magkape ay agad nang lumabas ng mansyon si Nathan at saka siya nagtungo sa kwadra para kuharin ang kabayo at maglibot pa siya sa buong hasyenda. He have to check the hasyenda first. Kailangan naming maging hands-on sa mga pananim upang walang masayang doon. Halos 1 oras ang siniguradong maglibot ni Nathan sa buong hasyenda bago siya nakabalik sa loob ng mansyon. Pawisan pa niyang itinahak ang hagdan patungo sa kwarto niya. 10 minuto lamang siyang nagpahinga at matapos noon ay nagtungo na siya sa banyo at nag-shower. Saktong mag-aalas 7 pa lang nang sulyapan niya ang orasan na nasa sabit sa dingding ng kwarto niya. Inabot niya ang kanyang cellphone to check kung may reply na ba si Isabella sa kanya. Ngunit wala pa din iyon. So he decided to compose another message to her. Matapos maipadala ni Nathan ang mensahe, ay hinanap niya ang numero niya ng kanyang abuelya. He dialed it. Hindi niya umaasang sasagutin iyon, lalo na kung abala din ito. Nagbabaka sakali lamang siya. Ngunit makaraan lamang ilang ring ay narinig niya na ang boses ng Doña Belia sa kabilang linya. Nathan, iho. Bungad nga nito sa kanya. Narinig niya pa ang boses ng ama niya sa background. Kaya marahil ay kausap ito ng abuela. Abuela, nakakaabala ba ako sa pagtawag ko? Tanong naman niya dito. Oh, of course not, iho. Talagang sasagutin ko ang tawag mo. Lalo na at mukhang alam ko na ang dahilan mo kung bakit mo ako tinawagan ngayon. Hindi ako nakapagpaalam sa iyo kanina nang umalis ako. Napatango naman siya kahit hindi nito nakikita. Yes, abuela. Nalaman ko na lamang sa isa sa mga helper na biglaan ang pag-alis mo kanina. Bakit, abuela? May emergency ba? Tanong naman niya. May pag-aalala pa sa boses niya. Napatikhim naman ito sa kabilang linya. Matagal itong hindi nakaimik. Abuela? Kuha niya sa atensyon nito. Ah, yes. Muli ay napatikhim ito. Something just came up at hindi po pwedeng wala ako dito. I have to see the result right in front of my eyes. Napakunot noo si Nathan. Result of what, abuela? Tila natigilan naman ang kabilang ninya. Nathan, your dad and I are planning to throw a party for you. Para ho saan?
para sa pagbabalik mo. Matagal ka nang nawala and people had no idea kung saan ka nagpunta. And now that you're back, kailangan din na malaman na nila iyon. Tugon naman ito sa kanya. Nailing siya. Abuela, it's not important. Huwag na kayong mag-abala. We're already planning about your party, Nathan. Sige na, saka na lang tayo mag-usap. Putol nito sa sinasabi niya. At bago pa man muling makapagsalita si Nathan, ay binabana ng kanyang abuela ang linya. Nailing siya. Pakiramdam niya ay may tinatago ang abuela niya sa kanya. Malakas ang kutob niya, lalo na at mukhang iniiba nito ang usapan. Tinanghali ng kising si Isabella. Masakit din ang buong katawan niya. Marahil ay sa paulit-ulit na pag-isa ng katawan nila ni Nathan kahapon. Naiiling si Isabella. Ang lalaking iyon talaga. Napakahilig talaga nito. At dahil likas na marupok si Isabella, ay hindi niya man ito matanggihan. Isang haplos pa lamang sa kanya ni Nathan ay agad nang nagiinit ang katawan niya. Lalo na ngayon na mahal niya ito. Hindi na siya makatanggi sa gusto nito. Dahan-dahang bumangon si Isabella sa kama nang mapansing wala na si Ethan sa tabi niya. Bumaba siya sa kama at saka nagtungo sa banyo. Matapos niyang maghilamos ay nagtungo muli sa kama si Isabella para ligpitin ang higaan nila. Anong oras na rin naman kasi siyang nakatulog kagabi kaya tinanghali na siya ngayon. Dagdagan pang hindi mawala sa isipan niya si Nathan. Muli ay nailing si Isabella. Matapos niyang magligpit ng pinaghigaan nila ay kinuha niya ang cellphone niya. Saktong pagbukas niya noon ay bumungad naman sa kanya ang dalawang mensahe mula kay Nathan. Agad na gumuhit ang malawak ng ngiti sa kanyang labi at binasa iyon. Kagigising niya pa lamang ngunit kinikilig na siya. Ganito pala ang pakiramdam ng may nagmamahal at minamahal. Umaga pa lamang ngunit nabubuo na kaagad ng araw niya dahil sa matamis na mensahe ni Nathan. Matapos niyang basahin ang mga iyon ay agad rin siyang nagtipa ng kanyang reply dito. Matapos niya iyong maipadala ay naupo si Isabella sa edge ng kama. Matagal siyang napatitig sa cellphone. Hanggang ngayon ay hindi sa kanya nagsisink in ang lalaking kinamuhian niya noon ay ang siyang mahal niya ngayon. Talagang maging napaglalo ang tadhana. Sa dinami-rami ng lalaking iibigin niya ay si Nathan pa. Napabuntong hininga siya. Hindi naman nagsisisi si Isabella. Wala siyang pinagsisisihan na nahulog siya kay Nathan dahil ito ang pinili ng kanyang puso. Sadyang namamangha lang siya sa tadhana. Dahil sa dami ng nanliligaw sa kanya noong nasa ibang bansa pa siya, ay ni isa ay walang nagpatibok ng kanyang puso. Ang isang Nathan Montemayor lang talaga. Hindi na naghintay pa ng reply ni Nathan si Isabella makaraan ng ilang minuto. Naiinitan niya, baka naging abala na ito. Kaya ay napagdesisyonan niyang itago muna ang cellphone niya. Ngunit nang akmang ilalagay niya iyon sa drawer, nang tumunog naman iyon at bumungad ang pangalan ng kanyang Papa Alexus. Tumatawag ito. Nasasabik na sinagot iyon ni Isabella. Papa Alexus, kumusta ho kayo? Narinig niya naman ang marahang pagtawa nito sa kabilang linya. I'm good, iha, and I think you're really enjoying your stay there. Bihira ka na kung tumawag ka sa akin. Papa Alexus, natigilan si Isabella. Mukhang hindi naman nagtatampo ang Papa Alexus niya. Ngunit hindi maiwasang makonsensya ni Isabella. I'm sorry po. It's alright, iha. Naiintindihan ko. Iyan nga ang gusto ko eh. I want you to enjoy lalo na at 5 taon mo ring hindi nakapiling ang mga magulang mo. Sabi naman ito sa kanya. Tipid na napangiti si Isabella. Kaya ho ba kayo tumawag ay dahil namimiss ninyo ako? Papa Alexus, namimiss ko rin ho kayo. Yes, sweetie. I've missed you already and Ethan. Pero may isa pa akong rason bakit ako tumawag sa'yo. Napakunot noo si Isabella. Ano ho iyon? Tungkol ho saan? Have you already talked to Fiero? Sabi naman ito sa kanya. Nailing naman siya kahit hindi nakikita ng nasa kabilang linya. Hindi pa ho. Bakit ho, Papa Alexus? Baka kasi sa mga susunod na araw ay darating dyan si Fiero. Sabi naman ito. Nagsalubong naman ang magkabilang kilay ni Isabella sa narinig niya.